Happy weekends, guys. It's Saturday morning here. I'm getting ready. I'm almost ready. I'm going to have my Saturday get together with my UB girls and my sunshine circle of friends. All right. So, yung OOTD ko, guys. Ito yung, kung maalala nyo, yung suot kong bottom. Ito yung isa sa mga na-feature ko sa haul ko. Ayan, paano ba? Basta ito yung parang square pants na parang light na material na parang denim. Ayan, supposedly ito yung katalunan. Ayan, so ito yung ina-feature ko last time. Ayan, kaya lang, I don't feel like wearing the top right now. Ito, ayan. Sa maalala nyo, guys, sa children, sa section ko to na nakuha kasi yung size niya, pang children ako. Yan. Tapos, hindi ko siya sinuot, like I said, kasi mas feel ko muna yung itong t-shirt kasi mas, basta, casual na ito kasi parang pajama. Pero maganda naman. Hindi ko lang masyadong bet yung palawit na kulay orange kasi parang hindi siya mag-match. Well, okay lang. Pero, another, the thing that surprised me was after I washed it and, you know, this one especially, when I ironed it, I saw the name tags that it is made in the Philippines. Oh my goodness! So, I'm happy to patronize our own products na nandito sa America. So, yeah, hindi ko naman, kasi ako pag namimili, hindi ako naman tumitingin sa mga label or sa brand na brand's name nila. Kasi ang tinitingnan ko kung feel ko ba, gusto ko ba siya, at basta nang, yung feel ko lang siyang isuot, kahit mura, keri-keri, ayan, mas maganda yan kay mura, diba? I mean, very practical, very reasonable, so ayan. Tapos, gusto ko tong t-shirt na ito. Ayan. Maano siya. Summer pang summer outfit talaga. Ayan. So, anyway, made in the Philippines. Kaya, maganda. Tapos, ito yung sandals ko is one of my favorite brand na hindi siya mahal. Pero, bet ko ang mga items na ito. Yung, I'm not promoting this brand, but I just love this brand. Okay? Yung Guess. Yung sandals ko. Pasensya, hindi ako naka-pedicure. Wala akong manicurista dito. Ayan, busy-busy. Ako na lang mag-aan. Ayan, so, Guess. First time to wear this. Including this, yes. Ito rin, first time kong gamitin yung aking Guess na handbag or tote bag ba itong tawag? Hindi ko alam. Ayan, So, I love it. Ayan. So, mayroon pa akong ibang Guess na items. Like I said, hindi siya expensive. Reasonable lang siya. Pero, syempre, I like the items. And I don't have complain. I don't have any complain with the quality. So, you know, I'm good. Hindi, like I said, not so expensive. Hindi siya mabigat sa bulsa, kaya carry lang. Ayan. Tsaka, basta kahit sa Philippines pa ako, paborito ko talaga yung ito. Kasi affordable and at the same time, magaganda naman. Tapos, apart from that, the more na nagustuhan ko siya, kasi diba Guess letter G, yung last name ni hubby, nag-i-start sa letter G. Kaya diba, pang-personalize. O, diba? So, what you think, guys? Ito lang yung aking ito lang. Ito ang aking OOTD papunta sa aking mga tropa. Ayan, kasi okay lang yan na minsan sa kabisi-bisihan the whole week. Meron akong time to bond with my Filipino friends at Virgie's house. Yung si Virgie in Taga-Aklan. Ayan. So, yan, si tita nyo ang bilbil, pasensya. Okay, guys. So,
I hope na kasi pala my birthday pala doon. Hindi naman kami masyado nagpapaka party talaga. Parang ano lang yun, get together usually kahit na wala namang birthday or occasion, basta nag-iipon-ipon kami every Saturday. So itong Sabado na ito is a birthday celebration of Ann Bunso. As you remember, yung na-shout out ko doon sa vlog ko na nagbigay ng dalawang malalaking isda, yun. Isang-isa na magbe-birthday, tinatawag namin siyang cutie pie, is si Ate Cress. Cress kasi Crescentia. Siya naman yung nagbigay ng crabs ko sa other video ko sa mukbang. Sana dapat mukbang yun, kaso hindi ko pala na i-record yung actual na pagkain. Kasi akala ko na-press ko na kasi I used my husband's phone. So I wasn't that familiar with this phone. So I thought nagre-recording na, hindi pa pala. Kaya nawindang ako nung i-upload ko na at i-edit ko na. Wala pala. Hindi ko pala na i-record. Kaya buti na lang. Kaya yung may part na yun na nag-decide ako na i-record ko yung naubos na at puro shells na lang. Yun, buti na lang na ganun uli ako. Kung hindi, wala. Yun lang yung introduction lang ng vlog na yun. Hindi ko rin, ay nako. So anyway, pasensya nyo na lang kasi hindi natuloy yung ano doon. Pero kahit pa paano, mayroon namang ending yung vlog na yun, yung sa mukbang with my sweet potato leaves salad. Yan. So anyway, so si at shout out sa aking katropa, si Ann Manjini Bunso, happy birthday. Si Ate Cress, like I said, yung nagbigay ng crabs. She is turning 76 years old today. So, ayan. So, sa kanya tumapat yung Sabado na birthday niya talaga. Yung kay Ann Bunso, nag-celebrate siya, I guess, ng birthday niya nung the other day. I believe June 13. So, the other day. Pero ngayon nga namin ipagdiwang yung kanilang birthday. Ayan. So, sige guys. Thank you. Oops. Ano ba to? Oops. Before I say goodbye, say hello to my Bluey and to my Pinky. Ayan. Say, hinahiya ka pa rin. Okay guys. See you. Please subscribe and please hit the notification bell hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod kong video. Okay guys, thank you for watching. Thank you for the support. Mwah. God bless you all. Kawa kamay. Thank you all.